Kamusta mga kasabot? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? 2022 na. Bilis ng panahon, no? Parang kamakailan lang. Kakasimula lang ng 2021. Ewan ko ba? Parang nung nagkaroon ng pandemic, ang bilis na dumaan ng panahon. And so, sana ayos lang kayo lahat. Sana naging masaya yung New Year nyo at maging masaya itong bagong taon na to sa atin. Okay. Yan. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday and Wednesday nag-upload tayo ng bagong video that 7:30 PM. Okay. Yan. So, eto. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? This is one of the most requested topic or question dito sa channel natin. Ang dami nagtatanong na ito. Actually, kahit sa page, kahit sa Instagram ko, ang dami nagtatanong na ito. No? Bakit nga ba nagsusugat yung tattoo? So, although natakil na natin yan, na pag-usapan na natin yan sa ibang videos natin, especially sa mga aftercare videos natin, hindi ko pa siya na-discuss na as in talagang in-depth or yun talaga yung mismong topic. So pag-usapan natin ngayon yan. Pero alam nyo na, intro muna! Yan! Okay, so, eto na nga, pag-usapan na natin kung bakit nga ba nagsusugat yung tattoo or bakit nagsusugat yung bagong tattoo or habang gumagaling yung tattoo. Okay, so meron na naman tayong kodigo, syempre. Nandito na naman sa atin yung cellphone ni Labby Dudes, kaya may kodigo tayo. So, eto, meron tayong 10 reasons, no? Disclaimer lang, hindi ito yung talagang, hindi ko sinasabing ito lang yung mga dahilan. Pero ito yung mga 10 dahilan na alam ko, kaya nilista ko to. Kung meron pa yung ibang alam na dahilan, comment nyo sa baba. Baka makatulong din, diba? Baka hindi ko pa alam yun or nakalimutan ko, diba? So comment kayo sa baba. At oh nga pala, kung gusto nyo magpa-shoutout, alam nyo na ano, hashtag kasabwat ng tapos yung lugar nyo. Sama nyo na rin yung pangalan nyo or yung tattoo shop nyo para ma-shoutout natin. Okay? Again, pasensya na to sa mga hindi ko pa nasa shoutout kasi pre-uploaded yung videos natin at meron lang tayong isang shoutout day. Okay? So, yun nga. Let's start na. Umahaba na naman yung video natin. Sabi ko, New Year's resolution ko, paikliin ko yung mga videos. So, yan. Una, baka hindi tama yung pagkakatattoo. Okay. What do you mean by hindi tama yung pagkakatattoo? Baka malalim, masyadong mahaba yung needle na bumabaon sa balat, magsusugat talaga yon. Or baka naman nabugbog, masyadong halimbawa kinukulayan. Ayaw lumabas ng kulay, akala ni artist hindi lumalabas yung dilaw. So inuulit-ulit hanggang nabubugbog na yung balat, nagsusugat na. So habang gumagaling yan, makikita nyo talaga, sugat talaga siya. Hindi siya tattoo. Okay? So, yun yung una nating dahilan. Pangalawa is, eto, infection. Alright, may video tayo dyan about sa infection, paano mo yan maiiwasan, at anong dapat mong gawin kung na-infect na ba yung tattoo mo. At paano malalaman kung na-infect na nga ba yung tattoo mo. Okay? Check nyo na lang yun. Pero, eto, infection, baka marumi yung ginamit na equipments or supplies, tattoo equipments or supplies sa'yo. Or, syempre, hindi lang natin pwede ito isisi kay tattoo artist eh. Baka naman, hindi mo naalagaan din yung tattoo mo. Ayan, marumi yung hinihigaan mo or after mo matatuan, bumiyahe ka, sumakay ka ng bus, ng jeep, madumi, nadikit sa upuan, di ba? So, ayun, kailangan talaga ingatan. Kaya nga, binabalot talaga namin yan. At sinasuggest namin at nire-recommend namin na wear appropriate clothes kapag nagpapatattoo kayo. Okay? Para talagang mas maiwasan na ma-infect yung tattoo.
Okay. Ito pa. Number three is maling aftercare. Yan. Again, may video tayo dyan about sa aftercare, mga do's and don'ts, tamang aftercare, at meron pa tayong mga, ano ba tawag doon? Parang myths about aftercare, yung mga kasabihan o maling kasabihan sa aftercare. So, ang laking factor niyan. Talagang magsusugat yan kung ano-ano yung pinapahid nyo. So, sundin nyo lang yung tamang aftercare. Kung hindi nyo alam yung tamang aftercare, may video tayo dyan. Check nyo na lang. Nasa Tattoo Basics yun. If I'm not mistaken, na playlist. Yun, Tattoo Aftercare. Okay, para maiwasan yung pagsusugat ng tattoo. Next natin, number 4 is baka naman hindi nyo hinuhugasan. Kasi madalas na kasabihan to, no? Or hindi man kasabihan, pero madalas na parang hindi ko alam kung ba't iniisip ng mga tao to, no? Siguro dahil nga sa kakulangan sa kaalaman, sinasabi nila huwag daw basain. Madalas ko pang na-experience yan, no? Pag nagtatato ako, tinatanong ako, ilang araw po ba hindi maliligo? Well, kailangan nyo maligo kasabwat. Kailangan nyo linisin yung tattoo, sabunan, para maalis yung dumi. Okay? Kasi syempre, araw-araw, nadudumihan tayo, may alikabok, di ba? Hindi ko naman sinasabing marumi yung kama nyo, pero hindi naman laging malinis yan. Kapag nahiga ka, baka may dumi, di ba? Dumikit sa tattoo mo, especially kung bagong-bago pa talaga, very fresh yung tattoo. So, iwasan natin yun. Para maiwasan yun, na dumikit yung dumi, paliguan mo, sabunin mo. Okay? Eto pa. Next one is, eto, sobrang basic lang. Eto, lagi namin sinasabi to, pinapayo, ina-advise, na huwag kamutin yung tattoo. Okay, alam ko kapag pagaling na yan, napakakatingin. Pero please lang, huwag nyong kamutin. At kung nanggigigil kayo, nakikita nyo parang nagbabalat siya, may parang langib, huwag nyong bakbakin mga kasabwat. Kusang matatanggal po yan. Kasi kapag binakbak nyo yan, kinamot nyo yan, magsusugat yan. So please don't. Okay? Hayaan nyo lang siyang mabakbak ng kusa. Kapag yung parang nagbabalat siya, naglalangib, ibig sabihin nun, dry yung tattoo nyo, dry yung balat nyo. So, apply lotion or any aftercare na pang tattoo talaga. Kung wala, moisturizing lotion na walang pampaputi o kung ano-ano pa man, walang scent. Yun, lagyan nyo ng ganun para hindi siya mag-dry at hindi mangate. Pero huwag nyong kamutin at huwag na huwag nyong babakbakin. Okay. Next natin, eto. Nabilad sa araw. Okay, eto mga kasabot, no? Ang daming mga parang sinasawalang bahala to or hindi nila parang pinagtutuunan ng pansin na hinahayaan nilang mabilad yung tattoo sa araw. Guys, mga kasabwat, kahit walang tattoo, kahit walang sugat, kapag binilad nyo sa araw, may chance pa rin na makakuha kayo ng skin cancer or kung anumang sakit dahil sa pagbibilad sa araw. So please, lalo na kung may tattoo kasi sugat pa din yan, okay? Huwag nyo ibilad sa araw. Hindi natin alam kung ano yung maaaring mangyari dyan. Una, hindi ko alam kung ba't nakakaya nung iba na magbilad sa araw. Kasi ako, pag may bago akong tattoo, tapos na tamaan ng araw, parang ilang segundo lang, ang hapdi na, ang sakit na ramdam ko na eh. So, ang laking bagay nun. Kaya huwag nyo ibilad sa araw yung tattoo nyo, especially kung bago pa. Kasi mararamdaman nyo yung ang hapdi. Tapos maya-maya, kahit bago pa yung tattoo mo, ang kati. Nangangatin na siya. So, huwag nyo ibilad sa araw. Kasi isa rin yung dahilan kung bakit nagsusugat yung tattoo. Okay? Next natin is number 7. Ito ah. Although sinasabi namin na kailangan mong paliguan, hugasan, basain yung tattoo mo. Diba? Kinukontra namin yung sinasabi nila na huwag basain, huwag maligo eh. Itong number 7. Kahit kailangan mo siyang hugasan, huwag mo namang ibabad. Huwag kang magbabad sa paliligo. Huwag kang magbabad sa tubig. Kasi hindi rin yan maganda sa tattoo mo. Okay?
At lalo na ito, ito talaga. Huwag kang mag-swimming, huwag kang maligo kasi sa swimming pool, 'di ba? Ang tapang ng chlorine doon. So ang laking epekto niyan sa bagong tattoo. Okay, magsusugat talaga 'yan. Pangalawa, yung sinasabi nila na maligo ka sa dagat kasi maalat yung tubig doon, mabilis gagaling. Wag, please, please don't. Okay, wag po kayo maniwala doon. Hindi totoo yun. Okay, lalo na para sa tattoo, wag nyong gawin yun. Baka ma-infection pa yung tattoo nyo at lalong masira. Okay, yan. Number 8 is allergies. Okay, ito, no, mga kasabwat, kaya lagi kong sinasabi, sobrang importante ng waiver. Papirmahan nyo yan kasi naka-indicate doon, may tanong doon kung may allergies ba. Diba? Kasi pag sinabi nilang no or yes, pag sinabi nilang no, tapos may allergies pala, syempre, yung waiver, that will be your biggest defense. Diba? Kasi kung wala nun, sa'yo mapupunta yung sisi. Okay? So, importante talaga yung waiver. Okay? Lalo na hindi tayo sure kung totoo ba yung sinasabi nila na wala silang allergies o may allergies sila. At kung may allergies man, maiwasan natin yun, di ba? So, sobrang importante nun. Tsaka, yung allergies, isa pa yan, no? Merong mga tao na may allergies sa specific colors or sa colors talaga. At talagang ang balat nila gusto lang is black and gray, 'di ba? Meron na ako na experience na ganyan, no. At at least 'yun, sinabi naman niya nung una pa lang na may allergies daw talaga siya, pero gusto niya pa rin subukan kasi baka mamaya, sabi ko din, baka mamaya hindi naman allergies, madumi lang talaga yung or peki yung ginamit na ink. So ayun. Pero sobrang importante yan. At isang factor din yan kung bakit nagsusugat yung tattoo. Because of allergies. Okay, hindi lang sa ink, pero baka sa ibang bagay, di ba? Baka allergic sila sa bakal o ano. O sa petroleum jelly o kung ano man yung pinapahid mong ointment habang nagtatattoo ka. Halimbawa, tattoo glide or kahit ano pa man yan. Baka allergic sila dun. So, magsusugat talaga yung tattoo. Okay, so kailangan alam natin yan. Kailangan may waiver tayo para safe tayo. Okay. Next, eto, number 9. Nasabi ko na, fake inks. So, dahil hindi natin alam kung anong ingredients or kung anong substance ang nandyan sa fake inks na yan, eh, talagang hindi natin alam kung magiging, kung magsusugat ba yan o baka mamaya pag ginamit natin yan, maging halimaw yung customer natin, mag-mutate, no? O kaya, ginamit natin, biglang nag-convulsion, nangisay. So, iwas tayo sa fake inks. Alright? Hindi lang dahil sa magsusugat yung tattoo, pero ang daming maaaring mangyari dahil dyan. So, no to fake inks tayo, okay? Eto, number 10, pinaka-last. Eto kasi, baka mamaya, hindi natin parang na-rundown na natin lahat nung siyam na reasons bakit nagsusugat yung tattoo, hindi pa rin natin makita doon, wala doon yung dahilan. Baka mamaya, diabetic si customer. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat ng diabetic is magsusugat yung tattoo. What I'm saying is, kasi di ba may mga parang levels yan. Diba? Parang type 1, type 2, ganun. I'm not sure, no? Pero ganun kasi yun. At baka mamaya, kasi, di ba yung ibang diabetic, kapag nasugatan, halos ayaw gumaling nung sugat, syempre yung tattoo is sugat din. At baka yun yung dahilan kung bakit ayaw gumaling o lalong nagsusugat talaga siya. Di ba? So, again, waiver. Kung may waiver tayo, wala tayong magiging problema. Pangalawa, yung sa mga diabetic, kasi minsan alam naman nila yun, tinatanong ko sila kung diabetic sila o ano, kung may karamdaman ba sila, kuha sila ng parang medical certificate sa doktor na katunayan na pwede silang tatuan. Syempre, para safe sila at safe din tayo, hindi tayo masisisi, hindi tayo makakasuhan o anuman, diba? At again,
waiver, paulit-ulit ako, waiver, waiver, waiver pa. Pirmahin natin sila. May tanong naman dun eh. Meron ka bang allergies? Meron ka bang ibang karamdaman? Please indicate. Meron ka bang ininom na gamot? Meron ka bang iniinom na gamot? Ayan, uminom ka ba ng alak? Ganon, diba? Iba't iba kasi tayo ng paggawa ng waiver, no? Pero siguro gawin ko rin ng separate video yan about sa waiver at kung ano yung mga nilalagay o nakasulat sa waiver. Okay, pero yun yung sampu natin. Sana marami kayong natutunan. Kung ikaw nagsugat yung tattoo mo, sana nakita mo rito yung dahilan. Or baka meron ka nakitang dahilan dito at napansin mo, oo nga, nagsusugat na yung tattoo ko. Or baka naman magpapatato ka at natatakot ka sa mga nakikita mo sa internet. And sana marami kayong natutunan at sana nagustuhan yung tong video na to. Kung nagustuhan nyo, like nyo na tong video na to at again, please do subscribe and click the bell icon para na-notify kayo tong may bago tayong video. Nakalimutan ko nga pala, no? Please don't skip ads. Dapat pala sa una ko lagi sinasabi yan, no? Pero yun, please don't skip ads, mga kasabot. Okay, again, meron tayong Facebook page. Hindi pala, Facebook group, Team Kasabwat. Sali kayo doon tayo mag-banding. Okay, yun lang. Peace out.